kilala natin si Baguio Mayor Benjamin Magalong na isang no-nonsense na opisyal ng Baguio. Kaya't ginawa siyang contact tracing czar, disiplinado at istrikto. Someone here is lying and I'm pretty sure it is not General Lacalin, it's not me, it's not the other officers, but someone else. Inilagay natin siya sa pedestal sa panahong wala halos pumapasa sa standard ng profesionalismo sa mga inuluklok ni Rodrigo Duterte. You have choices to do what is right or you did not do anything at all. Ang masakit para sa mga taga Baguio, kumalat ang balita ng party ni Team Yap na dinaluhan ni Magalong sa araw na isa sa ilalim sa mas istriktong General Community Quarantine o GCQ ang Baguio City. Ito ang panahong kumalat ang UK variant ng COVID-19 sa Bontoc Mountain Province at La Trinidad Benguet, makarating pook ng Baguio. Palusot ni Magalong, hindi siya nagtanggal ng mask sa party kailanman. Palusot ng mga dumalo, nagpa-RT-PCR test naman daw silang lahat. At kailan pa naging excuse ang pagkakaroon ng negative test results upang isantabi ang health protocols? Hindi niya nakitang sampal ito sa sarili niyang mga patakaran? Sa kabila ng mga pahayag na iimbestigahan ang pangyayari, slap on the wrist ang napala ng socialite si Team Yap at artistang si Casey Concepcion. Nagmulta sila ng 1,500 pesos. Nasisyu lang para sa mga mayayaman. Pero ang 72 years old na jeepney driver na si Tatay Elmer ng Piston 6, nagbayad ng 10,000 pesos bail matapos ang isang linggo sa kulungan para sa umunoy parehong paglabag. Patipon mo po lang, nagano lang kami sa kalsada para manawagan sa mga kapwa namin driver eh. Tinulong na ako. Inaresto si Tatay Elmer dahil nagpo-protesta siya dahil nagugutom na ang mga jeepney driver sa panahon ng pandemya. Si Team Yap ay nagpa-party. Nakasakay pa siya sa isang puting kabayo habang naka-headdress ng mga igrot na tila babaylan. Sabi pa ng mga nag-organisa ng party, isa itong okasyon na layo mag-promote ng turismo sa Baguio. Kaya't sumaglit si Mayor Magalong sa piging. Pero Mayor, sagutin mo ito. Bakit obligado kang dumalo sa party ni Team Yap na minsan nang nasangkot sa alegasyong supplier siya ng party drugs sa kanyang mga club? Hindi ba't common sense lang na hindi kwalipikadong maging takapaglako ng turismo ang isang socialite na mabaho pa sa Pasig River ang reputasyon? Sa bandong huli, isa itong failure of leadership ng isang opisyal na may dobleng papel ng mayor at contact tracing czar. Mulit-muli ipinapakita sa atin ng mga pangyayaring ito ang kalidad ng pamumuno sa bansa. Mula sa presidente nitong mumurahin lahat ng bagay, pero inutil naman. Putang ina nila. Hanggang sa umano'y strongest link na si Magalong. Sa bandang huli, wala pa rin tibay at integridad na aasahan sa administrasyong ito. Tanging maaasahan natin ang pagbaluktot ng mga alituntunin para sa mayaman, sikat at makapangyarihan. Maasahan natin ang di pantay na pagpapatupad ng batas na magpapalusot sa isang Coco Pimentel at Team Yap pero magkakalaboso sa isang Tatay Elmer.